Welcome back again to my channel. It's me again, Miss Teen. And for today's video, meron ulit tayong bagong sasagutin na katanungan mula sa ating comment section sa mga previous vlogs po natin. Dahil ang layunin po ng ating channel ay makapagbahagi ng konting kaalaman or makatulong sa ating kapwa sa mga simpleng pamamaraan, sa mga simpleng tutorial na ating ginagawa sa ating channel. So, at bago nga yan guys, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo lagi sa mga susunod kong video, lalong-lalo na po sa mga bago pa lang sa aking channel. Bakit laging may kaltas sa aking GCash kahit wala naman akong subscription or nag-unsubscribe na ako sa Play Store or tinanggal ko na yung mode of payment ko sa aking Google account? Nagtanong dito si Mr. RJ Tahod, pwede niyo po ba akong matulungan ma'am? Wala ako subscription any apps pero lagi ako nakukunan ng payment. Nakikita ko sa history payment sa Alipay sa GCash. Si Ma'am Iris Nayhal, paano po kung wala kang subscribe na kahit sa? Bakit po ako nadidakan ng 3,150 pesos? And Jesus, the new living way, Cagayan. So, shout out. How can someone help me? May deduction sa GCash ko. Wala naman po akong subscription to any apps. How was that? Si Ma'am Jeremy Grace Marcelia. Nakalagay po sa akin, you don't have any subscription, pero po, nagde-deduct sa GCash ko. And si Jeric Jemoya. Hello ma'am, bakit sa akin kahit walang mga subscription, pero may deduction pa rin every week? Ito po yung katanungan na atin pong sasagutin sa ating video na ito. So, bakit nga ba nangyayari iyon? Makikita mo yung subscriptions mo, walang nakalagay doon na sinubscribe mo. Pero bakit pa rin nagkakaroon ng ganito na dinededakan pa rin ako ng GCash? There are 3 possible reasons kung bakit tayo nadededakan ng fund sa ating GCash. So, unang-una po dyan, yung subscription po natin. So, ito po yung natakel ko na or na-topic na natin sa mga previous vlogs ko. So, nakafocus po tayo dun sa Google Play Store kasi ito po yung number one kung saan yun ang pinakamarami na nagiging cause po ng deduction sa ating GCash. Hindi ko na po i-explain dito. Ilalagay ko na lang po yung link sa ating description box at i-check nyo na lang po doon. So, meron po akong dalawang vlogs. Una is yung how to remove subscriptions and yung pangalawa, how to refund subscriptions if accidentally subscribe to an app. So, ilalagay po yung link sa baba, i-click nyo na lang po. Magfo-focus po tayo dito sa 2 possible reasons kung bakit nagkakaroon ng deduction sa ating GCash kahit wala naman tayong subscriptions. So, yung number 2 dito ay yung mga membership fees natin kung saan tayo nagme-members like yung mga sites. So ito kasi yung possible na nakalink yung ating GCash account sa mga sites na ating mga sinasalihan. Like sa mga websites, sa mga movies, Netflix, sa mga e-books. Sa e-book, yun po yung na-experience ko. Sa e-book po ay, di ba mag-a-unlock ka doon ng episode. Para mabasa mo lahat yung full episode ng story ay kailangan mong magbayad. So, possible doon nakalink ang inyong account, tapos na-click nyo yan, hindi nyo yan alam or alam ninyo. Ngayon, hindi mo lang alam kung paano tanggalin iyon. Di ba? Meron din kasing online sites na humihingi ng mga number to unlock something, to download the full versions, mga ganun po. And paano ba ninyo malalaman na kayo ay naka-member sa mga ganunong sites? Dapat i-check ninyo ang inyong Gmail, ang inyong mga memberships. Kung saan po kayo naka-join na mga sites and mga everything dyan na outside Play Store. Kasi possible po. Dahil imposible po na madedakan kayo ng fund na wala po kayong transactions. Maliban na lang na kung ang number 3 na reasons, na possible reasons ay na-hack ang inyong account. I-check nyo po sa inyong mga Gmail kung saang site po kayo nag-member. At mag-login po kayo doon sa site na yon. Pagka-login nyo po doon, pumunta po kayo ng membership settings. Pag nandun po kayo sa membership settings, ika-cancel nyo po yung cancel memberships and then i-unlink nyo po ang inyong mode of payment or yung GCash account ninyo, ang inyong debit card. Never, never use your main GCash account para sa mga apps, para sa mga subscriptions, para sa mga memberships
or wag niyong gamitin ang GCash account na hindi niyo kayang kontrolin. Okay? Kapag aware po kayo doon sa memberships na yan, ay hindi po magre-refund si GCash. Dahil hindi po si GCash ang responsible na mag-refund kundi ang site na inyong sinalihan. So kung refundable or not, nasa site po yan na inyong sinalihan. So what I'm trying to say is, try. I-try nyo lang na i-email. Malay ninyo, lumusot. Diba? Explain detailed by detailed. Kailangan kasi kapag nag-request tayo ng mga ganyang refund, dapat detalyado. And may kalakip na proof talaga na kayo ay binawasan. Kaya every time na nagkakaroon kayo ng mga unwanted na deductions or unwanted transactions sa mga GCash ninyo, ay lagi ninyong i-screenshots, lalo pag hindi kayo aware. Para just in case na ganyan na mag-report kayo, ay meron kayong lalatag na mga proof. And so, number 3 na possible reasons kung bakit tayo binabawasan ng fund sa ating GCash ay maaring na-hack ang ating account. Pag sinabi naman nating na-hack ang ating account, ay ang impin natin or yung password natin is no longer working. So, makikita naman po yan. Lagi na tayong nakalog out, hindi na tayo makalog in. Transactions, you don't know. Yung mga transactions na hindi mo alam. So, yun po yung mga possible reasons na kayo po ay, na ang inyong account po ay na-hack. Pag na-hack po ang inyong account, ay i-report nyo agad sa GCash. So, gumawa agad kayo ng bago ninyong GCash at mag-submit agad kayo ng ticket or di naman kaya ay tawagan nyo agad ang hotline ng GCash para ang inyong mga account, kung sakali man na-hack, ay ma-freeze at maaari pa nilang ibalik kung ano man yung nawala doon. So, yun guys. So, yun lamang ang aking maibabahagi ngayon for today's video. I hope na meron na naman kayong bagong natutunan. Sana natulungan ko kayo sa pamamagitan ng video na ito. Huwag po kayong magsasawang sumuporta, manood sa aking video. And please, 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 don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para mas lalo po tayong updated sa mga susunod kong video. And also, don't forget to watch my previous vlog, Tips to Avoid Unexpected or Auto-Deduction of GCash Fund. So, yan guys, nilalagay ko po yung link sa baba and ito po ang kanyang thumbnail. Makikita nyo po dito. Pwede nyo pong panoorin for more info at mga bagong kaalaman na inyo namang matututunan sa aking channel. So, yan guys, thank you again for watching. God bless you all.